tawag ito, sa Red Bill. Tinadayo ng maigi. Ayun, meron ng ano, may isang kubo nang nayari. Kagaya nung sinabi ni ano, ni Kuya, yung nakausap ko nung isang linggo. Yun yung ano, yung hugis at sulok na bahay. Sitio Kurba. Itong pabang ito mga part ay papunta sa ano, ito yung daan papunta sa Baluarte at papunta doon sa Tagupak Falls. Sa nakarang episode sa ginagawa nating pag-explore sa Batangas City ay nagtungo tayo sa Barangay Talumpok, Kanluran. At doon ay pinakita natin ang pinakabago at siguradong dadayuhing pasyalan dito sa Batangas City, ang Red Bill. Okay, good morning! Andito pa din tayo mga part sa Barangay Talumpok, Silangan. Ngayong araw ay muli nating pupuntahan ang Barangay Talumpok upang ituloy natin ang ginagawa nating pag-explore dito. Pero sa pagkakataong ito, ay sa Silangan bahagi naman tayo. Pupuntahan natin ang Talumpok, Silangan. Oh, napakatarik na ako nun. So parte pa din ang ating pag-explore sa Batangas City. So last vlog natin dito sa Talumpok ay andun tayo sa may Red Bill na parte ng Talumpok, Kanluran. Napakatarik ng daan. Okay, pero kayang-kaya ng ating motorsiklo na si Blossom. Iyon. Okay, ahon. Wow. Feel na feel pa din yung ano, lamig ng panahon kahit na summer na tayo. Kasi itong party na ito mga part ay mataas na party na din. So party na din ito na kabundukan dito sa Talumpok. Wow, napakataas. Sa harap natin ay tanaw na natin yung ano, tower ng Mount Banoy. Malapit na tayo makarating sa may labasan. Napakaganda ng mga ano bang tawag sa mga punong ito? Mga mahogani. Parang talaga nasa ano tayo, no, kagubatan, no. Napakaganda, no. Nakakasalubong na ako mga galing sa taas. May mga dalang tent. Siguro nag-overnight sila. Taas dito. Wow, kitang-kita na yung siko. I love Sitio Banoy. Palagi nyo yung nakikita sa aking mga vlogs tuwing tayo pumupunta dito. Isa sa mga dahilan mga part kung bakit ito agad ang pinuntahan natin, itong Mount Banoy, kasi tuwing mahal na araw mga part ay isa ito sa mga dinadayo dito sa Batangas City. Inaakyat ito ng mga ano, ng mga turista, at syempre ng mga taga dito din, mga nag-hiking. Nakagaya. May mga papunta pa lang. Naku po, mahabang ahon pa. Dami nang umakyat. Ay, lupagi muna. Nandito pa lang tayo mga part sa kumbaga pinakapaanan. Wala pa tayo dun sa pinakaitaas. So yeah, may mga ano, riders na ano, nanggaling doon sa itaas. Medyo tigil lang tayo kanina. Nagpalipad ako ng drone kanina diyan sa tapat na yan. Medyo umano na ako. May nagdating nga kasi mga kabataan na naman nagpipicture-picture. Kaya lumipat ako ng pwesto kasi nagkakahiyaan pa doon para magpicture sila. So kanina pa madami ng ano, bumaba.
Tapos pataas pa lang ako, kung makikita ninyo ay madami na ako nakakasalubong na may mga dalang tent. Kung hindi ako nagkakamali, mga nag-overnight yung dito. Pero hindi ko sure, hindi ko lang sure mga parts kung pwede mag-overnight. Pero ang dami ko nang nakita na ano, may dala silang mga ano, mga tent. May mga packet po. Oh, may mga lady riders. Aasahan yan talaga mga part ngayong Holy Week. Oh. Ang dami nag-aakyatan. Mas pinili ko dito mga part na dito ako umakyat kaysa sa Monte Maria, kasi sa Monte Maria alam naman natin na napakadami lalong pupunta doon, lalo na't ngayong Biyernes Santo. So kaya itong napili ko mga part ay ito lang kasi yung pinakamalapit na pwedeng puntahan yung Biyernes Santo, na pwede akong makauwi agad na maaga. Napakadami na nagkakayata, no? Sobrang malilibang kayo kung akit kayo dito dahil tiyak na mabubusog ang inyong mga mata sa magandang tanawin na madadaanan nyo. 4 buwan na nakalipas buhat ng huli akong umakyat sa Mount Banoy. Sa maikling panahon na iyon ay meron na palang naidagdag sa mga atraksyon na siguradong mas lalo pang dadami ang mga magpupunta dito. Buti nakapunta ako ngayon dito sa taas na Mount Banoy. May mga ano, tipi house. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tapos doon ay mayroong habit house. Welcome Agri Farm dito sa Mount Banoy. Napagpasok pa lang ay makikita niyo yung mga bonsai. Bonsai ng sampalo ko. Tapos pwede kayo doon ano, mag-coffee kung maaga kayong pumunta. Tapos ang pinaka nagustuhan ko dito mga parte yung ano, yung mga tipi hat na for rent. Tapos meron pang ano, yung habit house. Nakapag-picture naman. So yun. Hindi na ako masyado magtatagal dito mga part at bababa na tayo. Kailangan din natin baba ng maaga. Isa lang sa napansin ko mga part, may mga pumupunta pa dun sa party doon. Siguro may magandang spot pa doon, pero hindi ko muna pupuntahan yan mga part para sa susunod ay ano, may dahilan pa tayo para bumalik ulit dito. Okay, slow down. Hindi kalayon sa ibabang bahagi ng Mount Banoy ay may nadaanan akong bago sa aking paningin. Siyempre, hindi ko sasayangin ang pagkakataon na makita kung anong meron dito. May nadaanan lang ako mga part dito na ano, na bahay sa bato. Subukan lang natin. Ito pala ay yung bahay sa Tuktok ng Bundok na natatanaw ko buhat sa highway. Inopen nila sa public mga part. Oh, inakit ko na dito na din lang naman ako sa talumpok. Medyo baba lang na konti dito sa may Mount Banoy. Nasa itaas natin yung Mount Banoy. Tapos ito, wow, resort kaya to. Masyado na malakas ang hangin. Oh, nakakalula. No. Sobrang lalim. Hindi na natin kailangan mga part magpalipad dito ng drone. Tanaw doon yung ano, baluarte. Tapos tanaw pa din ang Batangas City.
na yung pamahuro para ako nasusuka. Utas pag nahulugan na ulit. Pag ginagawa na may rin, hindi naman. Ha? Taga dito din po ang mayari nito. So, ito yung tanaw dun sa ano eh, sa may kung sa highway. Oh, ganda. Nandoon sa yung doon tayo nanggaling kanina mga parts sa Mount Banoy. Tapos ito yung bahay sa bato. Ganda. Itong kinatatayon mga part ng bahay na to ay ano, dito mismo sa bato. Nakakatuwa lang na meron na naman tayong bagong natuklasan na magandang pasyalan dito sa Batangas City. Andito din lang sa Tanumpok Silangan, bago mag Mount Banoy.